inyong telepono. Magsitayo po ang lahat para sa panimula ng ating banal na pagdiriwang. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niya. Taglay. Mga kapatid, sa misang ito, ilingin natin sa Diyos ang biyaya ng paghilom ng ating katawan at kaluluwa, paghilom ng ating mga pusong sugatan, lalo na ipagdasal natin ang mga taong nakasakit sa atin at nasaktan din natin sa anumang paraan. At simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Upang maging marapat tayo sa banal na misang ito, pagsisihan natin at aminin sa Diyos ang mga nagawa nating pagkukulang. At buong kababaang loob, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, manalangin tayo. Bless ni Lord ang mga may birthday ngayon, ngayong buwan, ang mga OFWs, ang ating mga online viewers, tagapakinig, lahat ng pinagdadaanan ninyo ngayon at ng ating pamilya at angkan, mga taong nagre-request ng prayers sa atin sa shrine na ito at mga pinangakuan natin ng dasal. At sa lahat ng mga kaluluwa. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritu na sa amin ay kumukupkop, upang sa lupaing pinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito makikilala nilang ako'y suma sa iyo, tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoteng Levita na magdadala ng kabanang tipan na magtuloy sa sila
na magtuloy na sila sa ilog Jordan, ngunit hihinto pagtungtong ninyo sa tubig. At tinawag ni Josue ang mga tao, "Hali kayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng Panginoon, ang inyong Diyos." At sinabi niya sa mga tao, "Dito ninyo malalaman na sumasa inyong Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo. Ang kabanang tipan ng Panginoon, ang Panginoon ng sangkalupaan, ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Kapag ang mga saserdoting may dala ng kabanang tipan ay tumungtong sa tubig, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulo. Sa pangunguna ng mga saserdoting may dala ng kabanang tipan, umalis ng kampanento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga saserdoting may dala ng kabanang tipan, tumigil ang agos sa hulo. At ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Sartan. Samantala, ang agos sa pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoting may dala ng kabanang tipan, samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan. Tuyo ang nilalakaran nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Aleluya. Aleluya. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto ay doon inilabas, nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula na noon, ang lupaing Huda ay naging dakong banal, at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Aleluya. Ang dagat ng Tambo na ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Jordan noon ay humimpil. Maging mga bundok, katulad ng tupa, ay pawang nanginig, pati mga burol, nanginig na parang tupang maliliit. Aleluya! Ano ang nangyari at ikaw, o dagat, wala nang daluyan? Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo ay hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, at ang mga burol, natakot na parang maliit na tupa. Aleluya! Magsitayo po ang lahat. Aleluya, 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 aleluya. Puni yung pasikatin, kagandahan ng lobin, ng kabutihan mo sa amin. Aleluya, 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 aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanyang isang may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya
ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon na siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo siya. Nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod yun at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, pinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't pinatawag siya ng hari, "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Kaya hindi nang gagawin sa inyo ng aking Ama sa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. At pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay nito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Mga anak, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning. Good morning, Father. God bless you all and thank you sa pagpunta po ninyo sa ating National Shrine. Alam po ninyo, ang isa sa magagandang ugali natin nung tayo ay maliliit pa, mga bata pa, ay yung away bati. Ganyan tayo. Away, maya-maya, bati na. Nagkakasakitan sa paglalaro, nagkakapikunan, nagkakasamaan ng loob, pero maya-maya lang, segundo lang, magkalaro na uli. Parang walang nangyari. May iiyak, pero pagkatapos, ando na uli, nagtatawanan, naghahabulan. Sana laging ganun, ano po? Nakakalungkot lang kasi ngayong tayo ay malalaki na, may isip na, at matatanda na, may edad na, mahirap na sa atin ang magpatawad. Mapagtanim na tayo ng galit, ma-pride chicken madalas. Nung tanungin ni Pedro, ang ating Panginoon, kung makailang beses papatawarin ang kapwa niya na paulit-ulit na nagkakasala sa kanya, at sabi niya, makapito po ba? Because alam niya yon that seven in the Old and New Testament symbolizes perfection or completion. Pero marahil nagulat siya sa sagot ng ating Panginoon. Hindi lang pito, pitumpung ulit pa nito. Ibig lang sabihin ay higit pa sa hinihingi. Higit pa sa nararapat, ibig sabihin ay unlimited. Hindi nauubos. Walang bilang. Ganon ang hinihingi sa atin ng Diyos, mga minamahal na kapatid. Bakit? Dahil ang katotohanan ay ang pag-ibig at pagpapatawad sa atin ng Diyos, unlimited din. Walang hangganan ang pagpapatawag ng Diyos sa atin. Kaya yun yung inaasahan niya sa atin, mga anak niya, mga tagasunod niya. Mga kapatid, sana kung meron mang mga tao na tinitiis mo ngayon sa buhay mo, na hindi patawarin,
hindi mo iniimikan, hindi mo pinapansin, tinitiis mo. Alalahanin sana natin kung gaano tayo paulit-ulit, mabibigat, na nagkakasala sa Diyos at sinasaktan siya. Kung mahirap para sa atin ang magpatawad, eh ano kaya sa Diyos? Pero pinapatawad tayo ng Diyos. Buhay pa tayo ngayon. He always give us not only second chance, third, fourth, fifth. Walang hangganan. Napakabuti ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng maraming pagkakataon kahit paulit-ulit tayong magkasala na makabangon uli, na makabawi uli. Dahil mahal niya tayo. Dahil mahal tayo ng Diyos. Sa banal na Eukaristiyang ito, ipakiusap natin sa Diyos, mga anak, na buksan niyang muli yung ating puso at pagkalooban niya tayo ng malaking biyaya na makapagpatawad at magmahal muli, lalo na sa mga nakasakit sa atin. Kaawaan tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Patawarin tayo ng mga taong nasaktan natin at nagawa natin ang mali. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba at nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo upang ang mga alay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang mayain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami ay tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maiyayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo'y likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin na iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa,
ng kadakilan mo. O sana, sana, sa kahitaasan, pinagpala ang paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, sana, sa kahitaasan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, kayo ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganon din nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait sa luha natin hanggang sa siya'y tumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa, si Gilbert, na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ang mahal na San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng lahat ng mga apostol at mga banal, si Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sitayo po ang lahat. Sa tagubili na nakagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, buong kababaang loob nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana kakasala sa at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan na tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ngitian niyo yung katabi niyo at sabihin niyo, sorry sa lahat ng mga kasalanan ko sa iyo, ha. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal, ito si Kristo. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At mapalad tayo na muling tatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kung saan may pagmamahal. Naroon ang Diyos kung saan may pagkalinga. Isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang pagkikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung ipinaalam po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikaapat, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng ating simbahan. Hinihikayat natin ang Clego or Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng Pambansang Dambana. Paalala din po na huwag tayong mag-iwan ng anumang kalat sa ating mga upuan. Tayo ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, palagi po nating tandaan na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, sa Agosto 22, Martes, ay pansamantala po munang walang misa sa ganap na alas 2 ng hapon bilang pagbibigay daan sa Soltare event na gaganapin sa Pambansang Dambana. At ikapito, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa 10 ng Setyembre ay isasagawa ang Operation Cyst o Bukol at Cleft Lip o Bingot sa Pambansang Dambana sa pakikipagtulungan ng UST Alumni Medical Society. Tanging 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na August 19, August 26 at September 2 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at panatilihin po natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito. Sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain tayong lahat ng napakabuti at mawain nating Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naihandog na. Humayo na tayo at dalhin ang awa at dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Diyos. At gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa.